So ayun na nga mga Spigatik, eto na si Stealth S7000. S7000, yan, ni Weapon. So ayun mga Spigatik, may maiko-compare akong bike dito ah. Medyo may malaking pinagbago dito compared dun sa Spartan. So alam ko mauuna yung upload ko para kay Spartan. So lalagay ko na lang yung link ng upload ko para kay Spartan ni Weapon. So magandang comparison to para sa bike na to. So tara, check na natin to. Ito na nga yung bike ni Weapon, which is Stealth S7000. So kung makikita nyo itong top tube na to, may kanipisan, napakaganda, sobrang ganda. So pagdating naman sa kanyang paint job, kitang kita nyo may pagka matte finish siya, and then may nakalagay dito na made for war. Yan, then nakalagay dito yung brand number niya is 7000. Yan, kitang-kita. So pagdating naman dito, may pagka-smooth weld siya. Wala kayong makikitang bakas ng kanyang mga peklat-peklat. Basta napakakinis niya. So yung pagdating naman sa down tube niya, no, may medyo may kakapalan siya. Sapong-sapo po, ayan. Medyo may kakapalan siya, pero all goods to para sa akin, para sa stability naman ng bike yan eh. Then ang frame size niya naman mga Spigatik, no, frame size niya is medium, and then yung weld niya naman dito sa kanyang C-tube, eh napakinis, sobrang linis, sobrang linis niya. And then pagdating naman dito, ayan no, lipis, napakaganda compared to sa ibang bikes na nakikita natin, iba makapal, pero dito wala kayong makikita ang bridge dito. Pero lalagyanan ng rack o ano man, meron siya nakaabang dito. Yan ha. So, mapunta naman tayo sa kanyang crankset. Crankset na ginamit sa kanya is Zapar. And then, ginamit sa kanya naman is 3040 na chain ring. Okay? Then, ginamit sa kanyang chain is KMC 12 speed. Okay? Naka-square tapered nga pala itong Zapar na to, na kanyang crankset. So kung gusto nyo mag-upgrade, Halotech nyo na lang to. Mas madami pa namang alternative na Halotech kung gusto nyo talagang i-upgrade itong mga ganitong crankset. Pero para sa akin, for 3040 siguro kakayanin pa to ng 3060, kasi syempre may clearance pa siya dito, onti eh. Onti lang yung clearance niya eh. Medyo sa side siya. So most likely pwede mo na lang i-upkit siya dito kung gusto mo siya mag 3080. Kasi kadalasan ginagamit ngayon oval. So syempre may isang kakayod na yun dyan. Pero hindi ko rin ina-advise yun kung mag-oval ka sa gantong frame, kasi syempre mako-compromise yung kanyang chain line. Mako-compromise yung chain line niya. Kasi pag na-compromise yung chain line mo, magkakaroon ng tendency na malalaglagan ka ng kadena, hindi maayos yung shifting mo pagdating sa RD mo. So, yun lang. Konting tips lang, kasi syempre mahalaga rin yung chain line. Okay? So, KMC yung ginamit sa kanyang chain, ginamit naman sa kanyang RD, is syempre, ito yung sinasabi ko. Yung sa Spartan, naka-Biore, ito, naka-SLX. Yan no, may clutch pa yan mga Spigatik. Yan. So this is 12 speed. Yan. Naka 1150T na yan mga Spigatik. So ang ginamit sa kanyang
sprocket is, let's check kung anong sprocket to. Ano nakalagay? Sugek, mga spikitik. Sugek ang ginamit sa kanyang sprocket. And then mapunta naman tayo sa kanyang rims, no? Sa rims niya walang nakalagay na brand. So walang pagkakakilanlan ang kanyang rims. So most likely ito mga 32 holes tong rims na to. And ang ginamit sa kanyang hubs is Wang Zeng. Wang Zing. Wang Cici. Ayun. So ayun, pagdating naman sa kanyang tires na ginamit is CST, yan. CST Rock Hawk. Yan, 27.5 by 2.25. Madami na ako nakitang brands ng bike na gumagamit na neto eh. Dahil sa, syempre napakaganda ng knobs niya, and then syempre parang sobrang quality rin ng kanyang goma pagdating naman sa kanyang knobs. So para sa akin parang antibay na neto kasi hindi siya ganung katigas, hindi naman siya ganung kalambot. So para sa akin sakto-sakto lang, and parang ang lambot niya talaga eh, para sa akin na based on my experience, kasi madami na ako nasubukan na tires, and ayun, para sa akin okay yung quality na itong tires na to. Okay, so mapunta naman tayo sa kanyang brake set. Okay, so ang ginamit sa kanyang caliper is Export, and then pagdating naman sa kanyang floating rotors is Weapon, 160mm yan. And then pagdating naman sa kanyang axle, hindi pa siya naka true axle, mga spikitik, naka quick release pa siya. Okay, so ito, may mga decals pa siya dito, kitang-kita yan. Napakaganda ng cording niya dito. Yan, linis, mga spikitik, sobra. So pagdating naman sa kanyang saddle, mga spikitik, no? Ang ginamit sa kanyang saddle is Weapon Ambush. Yan, kitang-kita, napakaganda, lambot. Then ang seat post niya naman, 31.6 na Weapon Ambush. Yan. And then yung ginamit naman sa kanya seat clamp, hindi ko alam kung anong brand yung ginamit sa kanya dito. Yan. And then ayan, ito yung kanya top tube, made for war. Kitang-kita, ganda. Pagka glossy yung kanyang design, pero pagdating sa main design niya, yung pinaka base is matte finish. Mapunta naman tayo sa kanyang headset, ano. Ginamit sa kanya is Weapon Grenade, yan. And then yung mga spacers niya, mukhang carbon pa to, ah. Oo, carbon pa yung ginamit sa kanya. And then ayun, pagdating naman sa kanyang handlebars, walang nakalagay kung anong brand yung ginamit dito. Yan, walang daya, walang nakalagay. And then syempre, 31.8 na yan, kadalasan na ginagamit na most likely sa mga bike. Ay, mapunta naman tayo sa kanyang head tube. Yan, kitang kita, walang daya. Nakaano na yan, naka-tapered na yan, mga spikiti. Okay, tapered na yan. And then, ang nagustuhan ko dito is, syempre, naka-internal na. Naka-internal na yung mga cables natin dyan. So, F, yung RD, and then yung brake set natin. And then, kung gusto nyo maglagay ng isa pa, maglalagay kayo ng FD, yan, may naka-ready na dito. Okay, and then napunta naman tayo sa napakaganda niyang fork. Okay, dito nakalagay yung fork niya, ay yung kanyang manual lockout. Yan, oh, ganda, napakalutong. Siyempre naka-air na yan. So dito nakalagay yung bulb niya. Yan, pakita ko sa inyo, shredder yan, pero hindi pang karaniwan na pump ang gagamitin nyo dito, ah. Siyempre may specific na pump na ginagamit para sa mga air shocks. Ayan. So dyan kayo mag-a-adjust ng mga air forks nyo. Alright. So ang ginamit naman sa kanyang air fork, yung stanchion nya, I think this is 32 or 34. Napakalaki. And then naka-reverse arc pa yan. Ganda, di ba? May nakita akong gantong arc na fork. I think that was Glory. Si Phantom Glory. Parang parehas na parehas sila ng specs na ito eh. Mauuna yung upload ko noon. Check nyo dyan. May upload ako nyan.
nakikita nyo yung difference na itong bike na to. Kasi yung bike na yon, yung Phantom Glory na yon, naka SLX din yon mga Speedy, no? So ang ginamit sa kanyang fork dito is Weapon. Ayan, no? Kitang kita, walang daya. Same spec sa hubs, ginamit Wang Zeng X-Park. Ayan, 160, naka QR pa. And then ayun, eto yung brake lever nya, X-Park ang ginamit. And syempre SLX naman ang kanyang shifters. Alright, so ayun mga Spikitik, ano, anong masasabi nyo dito kay Stealth S7000 the Weapon? Ano masasabi nyo? Presyo nya nga pala is 28,500 dito lang sa Bike Lane. And I would like to invite you all sa Facebook page ko mga Spikitik, no? Spikitik the Explorer. And then sa TikTok account ko, Spikitik the Explorer din, ha. Ayun, doon nyo makikita yung mga ina-upload ko na kataragtaduhan, kalokohan, mga pagkapilyo, ganyan-ganyan doon ko ina-upload. Mga hindi ko na-upload sa YouTube, doon ko ina-upload. And don't forget to like, comment, and subscribe, Spikitik the Explorer. Maraming salamat, ciao!